Hello, Okay. attorney. Hello. Hindi kita narinig si sino ba ito? Si Rigor, attorney. Ay, hindi kita nakita. That's why hindi kita may video ka ba diyan? May makita ka naman. Oh, yan, Rigor. Familiar yung mukha. I think nag-usap na tayo before. Opo, attorney. Ngayon naman po, your location. Sa New Zealand po, attorney. Good morning po sa inyong lahat, sa mga nanonood sa inyo, sir, sa inyong programa. Anong problema natin? From New Zealand. Okay, mabot tayo sa New Zealand ngayon, ha? Mga followers natin dyan, New Zealand. Anong problema natin? At tungkol po sa custody ng bata, attorney, naman ang aking ngayon. Custody ng bata, okay. So, idudulog, attorney. Kasal ba kayo sa nanay? Hindi. Opo, attorney. Kasal po kami sa civil, attorney. Okay. Ilang taon na yung bata ngayon? Actually, attorney, magsi-7 years old sa February next year. Okay. So, ang ilang taon na kayong hiwalay ng asawa mo? 4 years po. Mag-5 years na po, attorney. Yung hiwalayan ninyo, may adjustment ba kayo or hiwalay-hiwalayan lang? Wala pa pong clear na hiwalayan, attorney. So ibig sabihin, wala kayo. Pero nagpa-file pa lang po ako, attorney, ng for annulment. Bali po nagpa ngayon, are you a Filipino citizen or you are already a New Zealand citizen diyan? Filipino citizen as of now, attorney. Okay, Filipino ka kasi pag Filipino, kung New Zealand sana, New Zealand ka, pwede kang mag-file ng divorce, but if you, because you are still a Filipino, kailangan ka mag-file ng annulment dito sa Pilipinas. Yun yan. So, sa custody ng bata naman, bakit ayaw niyang ipahiram sa iyong bata? Kasi po, attorney, before po, attorney, dahil po sa may adultery po siyang kaso, dati po, buntis po siya. Ngayon, nagpirmahan po kami ngayon sa DSWD. May mga kasulatan po kami sa DSWD, okay, na ang bata. Okay. Ang bata po sa akin ang full custody. Ngayon, okay, po, at that time na sa akin na po yung bata, nanganak na po siya doon sa pinagbuntis niya kasi may kaso po siyang adultery. Okay. Ngayon, pinahiram ko po sa kanya yung bata. Ngayon po, ayaw niya nang ibalik. Okay, kasi problema sa inyo, nagpirmahan lang kayo but walang court order. Yan, sa DSWD lang yan. Dapat ang ginagawa mo, mag-file ka ng petition for custody, kailangan may court order. Kasi hindi pwede na doon lang sa DSWD. Kasi yung DSWD, yes, may authority to help you mag-compromise but hindi sila walang authority sila mag-issue ng order. Okay, so ang kailangan ng order dyan galing court, it's a judicial process. So ngayon, hindi na binalik ang bata, yung mga pirmahan nyo sa DSWD, pwede magamit yun as evidence. So you can file a petition for custody ng bata doon sa court, sa family court kung saan ka located sa Philippines, kung saan probinsya mo sa Pilipinas, nag-file tayo dyan ng petition for custody para mabalik yung bata sa iyo, then i-attach natin yung agreement ninyo with respect sa pinag-usapan ninyo doon sa DSWD. Magano, so, okay? Bali po ano po ang dapat kong gawin kasi po nakapagsampa na po ako ng habeas corpus po. Yun nga sinabi ko, na file ka na ng petition for custody in relation to habeas corpus, parang ganun yun eh. Then kailangan may prayer yun ng custody pendente lite. Don't forget that word. Custody pendente lite. So, ibig sabihin ng pendente lite, habang pending kaso, the judge will decide kung sino mapunta, kung kanino mapunta ang bata. May prayer ba sa petition na final mo na custody pendente lite o wala? Meron po. So, pag may ganun, kailangan may hearing na. Summary hearing yata yan eh. Yung mabilisan na hearing. So, hindi pa pinag-usapan dyan ang full merit ng kaso mo, kung hindi ang pag-usapan dito, habang pending ang kaso, saan mapunta ang bata? So, kailangan may order in court. So, dapat may hearing kayo dyan with respect sa custody pendente lite. So, I think you need to ask your lawyer about that na kailangan actionan niya yon yung tinatawag na custody pendente lite para para the court will decide habang ang kaso pending, saan talaga mapunta ang bata? Okay po, attorney. Okay? Okay, thank you. Thank you po, attorney. Thank you. Si Rigor Cadiz from, saan yun?
Rigor Cade is from? New Zealand, attorney. New Zealand, New Zealand. Okay. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, and sa YouTube page ko natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me, and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.